13 ng Enero, Lunes, sa unang linggo ng taon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkadakip kay Juan, pumunta si Jesus sa Galilea. Doon niya ipinahayag ang magandang balita ng Diyos sa pagsasabing, "Sumapit na ang panahon, magbagong buhay at maniwala sa magandang balita. Lumapit na nga ang kaharian ng langit." Sa pagdaan ni Jesus sa pampang ng lawa ng Galilea, nakita niya si Simon kasama si Andres na kapatid niya na naghahagis ng mga lambat sa lawa. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Agad nilang iniwan ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy pa siya ng kaunti. Nakita naman niya ang magkapatid na Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo. Nasa bangka sila at nagsusursi ng kanilang lambat. Tinawag sila ni Jesus. Agad nilang iniwan sa bangka ang kanilang amang si Zebedeo at umalis na kasunod niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sumapit na ang panahon, lumapit na nga ang kaharian ng langit. Sa pagsisimula ng unang linggo sa karaniwang panahon, ipinahahayag sa Ebanghelyo ang pagsuong ni Jesus sa kanyang misyon. Nagsimula na siyang magpahayag ng mabuting balita. Inanyayahan niya ang lahat na magbalik loob sa Diyos at maniwala sa magandang balita hatid niya. Upang maging ganap ang plano ng Diyos, kailangan ni Jesus ng mga makakasama sa kanyang gawain. Tinawag niya upang maging kanyang mga alagad ang mga mangingisda at ang magkakapatid na sina Simon at Andres at sina Jaime at Juan na mga anak ni Zebedeo na agad-agad namang sumunod sa kanya. Kapansin-pansin at kapuri-puri ang agarang pagtugon nina Simon, Andres, Jaime at Juan sa tawag ni Jesus. Hindi man ganap ang kanilang pagkakaunawa sa naging tawag sa kanila ng Panginoon, hindi sila nag-alinlangang iwan ang lahat, kabuhayan at ang mga mahal sa buhay upang maging mga mangingisda ng tao. Sila ang mga unang nagbagong buhay at naniwala sa mabuting balita na hatid ni Jesus, tanda ng paglapit ng kaharian ng langit, ang kanilang walang kondisyong pagsunod sa tawag ng Diyos. Pagsasagawa, bigyan ng pansin at pakinggan ang tawag ng Diyos sa iyo ngayon. Huwag mag-alinlangang tumugon sa paanyayang maging tagapagpahayag ng magandang balita upang tunay na maging ganap ang kaharian ng langit sa atin.